pipiliin ko. Sino ba? Napakanta pa. Japan gold or Saudi gold? Hello everyone, this is Princess Mendoza and welcome back to my channel. Alam nyo guys, yung topic natin for today, isa sa mga most requested topic na gusto nyo ipatakol sa akin. Medyo natagalan lang before ako talaga nakapag-decide na gawin kasi para ang hirap for me to do this kasi two of my favorite gold, kailangan kong i-compare. Kasi lagi nyo tinatanong, sis, ano bang mas maganda? Ganyan, ganyan. Parang ako naman, sige, I'll do a vlog about this. Kaya sige na nga, okay, fine. I'll do my very best. Pero guys, disclaimer, alam nyo, yung mga maririnig nyo dito ay based sa aking observation, sa aking opinion. And of course, I also did my research. Nagtanong na ako sa aking tita na appraiser din. Ayan. So yung lahat na maririnig nyo dito ay based sa aking half-half, ganun, experience and... tita ko na appraiser. And yun nga guys, I also did check si Manong Google. Kaya lang wala talaga ako as in at all nakita na qualities na sinasabing kay Saudi Gold o kaya naman kay Japan Gold. Kaya this is the first time. Kaya medyo sabi ko, kaya ko to. Okay. Ayun, ayun lang. Medyo kinakabahan lang ako. Kaya sana please guys, yung opinion ko, kindly respect na lang. At kung meron man kayong ibang opinion. So, ayun, i-respect ko naman siya. So, kumbaga, respect na lang, okay? So, gano'n na lang, ha? Takot mabash. Okay, guys, so let's start with Saudi gold. Alam nyo, guys, yung Saudi gold, may i-compare ko siya sa type ng dugo. Yun talaga, uno ko naisip. Yun yung type O. Kasi very common siya. Dito sa Philippines, siya talaga yung laging makikita or binebenta. Kahit pumunta kayo sa mga jewelry shops o kaya naman sa mga subasta, karaniwan yan talagang puro Saudi gold. Yan yung una kong observation. Pangalawa naman, pagdating sa kulay, medyo mas dark yung pagka-yellow ni Saudi gold. Yung pangatlo naman guys, si Saudi gold, siya lang yung nakita ko na gold, na klase ng gold, na ang daming classification. Meron siyang SPL, merong regular, start tayo doon, merong regular Saudi gold, merong SPL, merong VSPL, merong VVSPL, merong VVVVSPL. So, ang daming classification niya. So, kung itatanong niyo kung ano yung mga classification na yun, yung ordinary nakalagay lang doon sa tag, makikita niyo yung pag may pinaw si seller, nakalagay doon na tag Saudi, tapos... Kung walang SPL, so yun, ordinary lang yun na design or style. Kung may SPL, yun yung ibig sabihin nun, special. VSPL, very special. VVSPL, very, very special. Meron pa nga yung VVVVSPL. So ewan ko kung meron pang VVVVVSPL. So very, 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 very special na yun. So kumbaga, parang may rating na good, better, best, bestest, super bestest, mega super bestest. So, ganun, kumbaga parang may ranking, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. So, ganun. And pagdating sa pricing naman, guys, kay Saudi gold and kay Japan gold, mas mahal si Japan gold compared kay Saudi gold. So, yun yung comparison nun. And kahit meron siyang mga classification, meron siyang SPL, VSPL, although nagtataas yung price niya, depende dun sa type or dun sa... ordinary, pinakamura, SPL, medyo pataas ng pataas yung presyo, SPL, VSPL, medyo pataas ng konti yung presyo. Pero hindi pa rin matutumbasan yung price si Japan Gold. Mas mahal pa rin si Japan Gold compared kay Saudi Gold. So yun yung isa ko pang na-observe sa kanya. Kaya siguro in demand si Saudi Gold compared kay Japan Gold dito sa Philippines kasi mas mura siya. Ito naman yung mga collection ko ng Saudi Gold. So please lang... no bashing na. Medyo manipis lang kasi yung mga collection ko ng Saudi gold compare kay Japan gold. So ayun, ipapakita ko lang sa inyo yung itsura niya. And then later, both ipapakita ko. So ayan,
Ganyan siya. Alam niyo, dahil sa ilaw, medyo light siyang tignan. Pero sa personal, mas ano siya, mas dark siya compared kay Japan Gold. So, ayun. Teka, wait ha. Eto pa. Eto naman yung my name ko. So, ganyan. So, ayan. Okay. So, ganyan siya yung color niya. And look at this one ha. Eto naman earrings. Puro, ano to, puro 18 karat to guys ha. Kahit yung sa Japan Gold ko. Kasi, mahirap mag-compare kung magkaiba ng karat. Hindi tama yun. Very, very wrong. And alam nyo guys, ang 18 karat gold is wearable siya for daily use. Kung gusto nyo, hindi siya ganun kalambot compared sa 21 at lalo na yung 24 karat. So, kung gusto nyo ng pang everyday use, I recommend yung 18 karat or 14 karat. Pero kung may budget kayo, might as well buy yung 18 karat gold. So, ayan. Ito pa. Alam nyo, sinisipo na naman ako. So, ayan. So, ganyan. Ganyan ang color niya. Ayoko na isuot. Ito pa, isa sa favorite ko na ito naman, box type yung chain. Ah, my gosh. Medyo buhol lang. Medyo manipis lang to ha. Sasabihin na naman ng mga basher sa akin, oh my god, nagpapakita ng mga alahas tapos ang ninipis naman. Okay, so sa susunod naman guys, kayo naman ang magpakita ng alahas. Siguraduhin nyo makapala. Pero hindi ko kayo babash. Mabait ako. Ah, ano ba yan? Nabuhol na naman. So ayun guys, ganyan siya. Basta ganyan yung color. Medyo mas dark yellow compared sa Japan Gold. O, yan, sige. Basta ganyan. Ito, box type naman siya. Cross. So, ito lahat yung mga collection ko ng 18 karat na hindi pala lahat. Halos lahat lang. Charot. Na Saudi Gold. Maninipis lang to guys. Kaya please, huwag mag-bash. Ayan. Mag-uwi naman tayo sa Japan Gold, guys. Alam nyo, ang isa sa mga napansin ko sa Japan Gold is meron siyang distinct na itsura na alam mo na pag nakita mo yon, kung marunong kang tumingin ng alahas, ha, alam mo na, Japan Gold. Meron siyang, lalo na sa bracelet o kaya sa necklace o kaya sa anklet, ganyan. Meron siyang itsura na alam mong Japan Gold. So, mamaya papakita ko yun kung anong ibig kong sabihin doon. And, ano pa ba? Pagdating sa pricing, katulad ng sinabi ko kanina, mas mahal si Japan Gold compared kay Saudi Gold. Pagdating sa kulay, mas light yung kulay ni Japan Gold compared kay Saudi Gold. And, siguro, parang ia-add ko lang din, ano? Siguro dahil made in Japan yung gold, parang ang isip natin, or ako ah, personally, ang isip ko is, paggawa ng mga Hapon, una ko maiisip is quality. Diba? Quality talaga. Kasi, alam nyo naman yung mga Hapon, mabubusising gumawa, pulido. Pero I'm not saying na si Saudi Gold, hindi siya, parang, hindi, walang quality, gano'n, no? It's just that, parang, pag kasi made in Japan, alam mo na, pulido. Parang inulit ko lang sinabi ko. Basta ganon, ganon yung nasa isip ko. And yun naman din yung totoo. And madalang akong makakita ng ampaw na made in Japan. Talaga quality and solid. Ayan, yan ang aking observation. Ngayon, dahil dyan, ipapakita ko naman ang aking collection na yun, pakikita ko sa inyo yung sinasabi kong distinct na style or itsura ng Japanese gold. Papakita ko sa inyo yung hindi lahat ng collection ko sa ano, hindi lahat to. Ito ano lang to, necklace lang. Ready na kaya? Sabihin na naman ang basher ko, nagpapakita ako. Okay. Nahihiya ako guys, pero sige na nga. Nahihiya pa ako ng bahagya. Meron pala ako na ano.
So, sige. Okay, start tayo with this one. Sige. One. Ayan. So, ganito. Eto, guys. Double curb na chain. Yun ang pagkakaalam ko, ha? Double curb na chain. And, yun nga. Medyo mas light siya. Ewan ko dahil sa ilaw. I don't know kung mapapansin nyo na may difference sa color si Japan Gold compare kay ano, and medyo mas manipis kasi yung alas ko. Lahat pala guys, na to ulitin ko is 18 karat. Look at naman, no? Look at this one. Wait. Ako yata ang na-focus. So, ayan. Tingnan yung maigi kahit super nipis. Right side, si Saudi Gold. Ito naman si Japan Gold. So, di ba? Yan. Magkaiba yung color niya talaga, as in, mas dark yung yellow na to compared dito sa isa. So, ganun siya. Eto, isa to sa favorite ko, guys. Medallion. Parang si Mama Mary to, no? Tama ba ako? Oo, Maria. Tama. And, guys, ngayon ko lang nalaman na ito pala ay fine gold. Ayan. Diyos ko, day. Fine gold 2.5 na ginawa siyang ano, ginawa siyang pendant. Galing, no? Ngayon ko lang nalaman. Nagulat pa ako, sabi ko, ay, bongga. Tapos, ito pa. So, ito pa. 18 karat din to, guys. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito naman, yung isa, double curb. Ito naman, curb type ng chain. So, yan yung parang distinct style or design ng Japan Gold. Meron pang isa, guys. Ayan. Ito naman ay medallion ba siya? Pure din yata to. Tingnan nyo. Yung likod. Wala ba? Medyo may kabigatan tong mga chain na to, guys. In fairness. So, ayan. Ito din is curved type ng chain. Tapos, meron pa, guys. Okay. Ito pa ulit. So, medallion uli siya. Ito, kilala yung Japan sa ganito. Medallion. Yung mga ganyang style ng mga ayun, pendant. Ayan. Curb type ulit. And this one, eto guys, eto pinaka-favorite ko sa lahat. Two-tone. Two-tone siya. Sana nakita nyo mabuti. Two-tone, white, ay hindi siya white gold pala. Yellow gold and platinum. Yes guys, platinum. Ayan. Platinum to, kaya parang ganun. Kahit sabihin mo medyo mababa ang value ng platinum sa atin, pero talagang maganda siya sa personal. So, ayan. Ganyan. Ayoko siya isuot. Baka magkaroon ako ng stiff neck. Ayan, nahilo ba kayo? So, ayan. Ang aking mini collection. And, pakita ko sa inyo guys. Diyos ko, na-mix-mix ko. Na nakakahiya. Ano, medyo manipis ang aking collection na Saudi Gold. Sige guys. Teka ha. Kuha ko ng medyo may ano-ano dito. Pakita ko sa inyo yung difference. So, tingnan nyo, magkaiba yung color. Diba? And based din dun sa observation ko, guys, talagang medyo mas light yung color ni... Mas dark pala, I mean. Dark yellow kay Saudi Gold compared kay Japan Gold. So, yun yung aking na-observe lang. Anyway, so yun guys, after kong sabihin sa inyo yung mga qualities, pricing ni Saudi Gold, ni Japan Gold, ngayon naman guys, gawin naman tayo sa resale or pawn value ng mga item na to, or yun ni Saudi Gold and Japan Gold. Ito guys, based to sa tita ko na appraiser ha. Unang-una, hindi sila nag-base kung Saudi Gold yan, Italy Gold yan, Japan Gold yan, or Chinese Gold yan. Ang importante sa mga appraiser guys is unang-una, yung karat and yung weight. So kung mas mataas yung karat, ibig sabihin mas pure yung gold, mas mahal. Pero isa pang nagmamatter sa kanila is yung weight. Mas mabigat, mas mahal, mas mataas yung karat, mas mataas yung pawn value, and yung resale value. So, ganon. Kaya kumbaga, kung mag-i-invest kayo, mas maganda kung 21 karat or 24 karat. Pero ako kasi, I prefer yung mga pang-everyday use. So, ayun. Kaya, mas gusto ko yung 18 karat. So, syempre, depende yun sa magsusuot or kung ano ba yung purpose nyo.
Yun. So, ganun yun. Anong conclusion natin, guys? Sino mas maganda? Ganito ha, guys. Iaano ko na lang sa inyo. Isa summary ko. Kung gusto nyo ng medyo mas mura, go for Saudi Gold. Ngayon naman, kung gusto nyo naman ng made in Japan at talagang gusto nyo yung style na ganyan, go for Japan Gold. And of course, sa pricing naman, depende yun sa budget. Pagdating sa style, depende yun sa tumitingin kung ano yung mas maganda sa inyo. Pagdating sa resale value, guys, as I have said kanina, depende yon sa kung gaano ka-pure yung gold. Ayun. So, pili na lang kayo kung gusto nyo naman ng for investment talaga, mas pure yung gold, mas maganda, mas mabigat, mas maganda. So, ayun. Ngayon, kung pamimiliin nyo ako at sasabihin nyo sa akin, or tatanungin nyo pala ako kung ano yung mas maganda, balimbing ako, guys, eh. Parehas kong gusto to, kaya ang hirap mamili talaga. So, wala na lang ako pipiliin kasi pareha silang maganda. So, depende na lang. Depende sa tumitingin. Depende kung anong maganda sa inyo na style. Depende kung ano yung budget nyo. At depende kung ano yung purpose nyo. So, ang burden ng pamimili kung ano yung maganda para sa inyo is nasa inyo. Diyan na nagtatapos ang aking vlog, guys. Sana medyo meron naman kayong natutunan, ha? And sana, guys, doon naman sa mga bashers ko, hindi po talaga ako nagyayabang, guys. Gold vlogger po ako, inuulit ko. Kung ang ipapakita ko po ay katawan ko, magiging, ano na po yun, karimari-marin na vlog. So ngayon, gold vlogger po ako, kaya pasensya na kung kailangan kong ipakita yung ibang mga items na medyo siguro naiirita kayo. Pero hindi po talaga ako nagyayabang doon. Okay? So, love lang. Okay? Love lang. Heart shape. Okay. Thank you so much, guys, for watching. Para sa mga new subscribers ko, hello po. Sa mga old subscribers ko, I love you, guys. Sa mga nanonood sa akin pero hindi pa nakasubscribe, sana po mag-subscribe na po kayo para dumami tayo. Okay? Yes, baby. Ate, tara, magbababay na. Teka muna, magbababay muna si mama. Ay! Wait, magbababay muna si mama. Okay, so nabunod na lahat ng mga alahas ko. Ayan, thank you so much, guys, for watching. Guys, guys. Bye-bye! Sizzling! Flying kiss ka naman! You like gold? Ha? You like gold? Ha? No! No! Hindi daw niya like, guys. Walang tagapagmana. Okay. Sa mimi. Bye!